Ito daw yung tamang paglagay. Hindi na binubuhol. Suot mo siya dito. Ayaw masuot. Good morning, good morning. Tadyaw. Bili muna akong gasolina. Ilulusong ko yung grass cutter. Mag-grass cutter kami mamaya. Ayan, unleaded. Tinitingnan ko yung manual nitong grass cutter. Wala akong makita nung kung paano pag-mix ng tuti sa gasolina. Pero ang sabi ni Paes, itong isang tuti nasa 4 na litro ng gasolina. Unleaded. Ere, nakalagay naman dito. Ayan. Good for 4 liters gasoline. Okay. So 4 na litro ang katumbas ng isang tuti. Ibuhos na natin yung kalahati ng tuti sa 2 litro para parehong halo. Ayan, oo, oh, ayan, ayan. Kita mo naman eh. Okay na? Hindi makita eh. Hindi makita. Okay. Merong lalagyan to eh, to. Yan. Salin natin. Tapos, shake well. Yan. Lalagyan mo to. Yan. Ay. Yes. Para sigurado. Oh. Baka lumipad eh. Ito para lang to sa mga damong maliliit. Yan, ganyan. Mga ganyan lang yan. Pero yung malalaking damo, di na niya kaya. Tanggal isang tali. At mausok. Ate. Ate. Tatanggal eh. Kailangan kong bumili ng nylon. Madaling masira yung nylon eh. Sir, meron kayong nylon? Ha? Nylon sa, yung nilalagay sa grass cutter? 120. Ito guys, marami-rami na to.
sa kabilang purok. Yan, Lolo. Naka-open. Sige, nakabukas yan. Naka-record yan. Kala mo, ha? O, oh, edi, bumili ko ng nahilon. Mananawa ka na dyan. Pag-vlog natin. Yan to daw yung tamang paglagay. Yeah. Hindi na binubuhol. Hindi na matatanggal to. Suot mo siya dito. Ayaw masuot. Suot mo siya dito, ayaw masuot. Higpit. Sumubra yata. Ayan. Ganyan lang siya. Mas ano kasi to, mas magaan, mas madaling iikot kaysa dito sa may blade. Malakas sa gasolina. Kung maliliit lang yung damo, pwede na tong nylon. Ito kasi pang ano na to eh, pang damong malalaking puno na talaga. Ayan pala eh. Talpakan pala na ano yun, sabihin ni tatay. Tapos wala. Dito daw sa butas yan. Lagyan na ng tornil yun eh, tay. Hindi na daw matatanggal yan. Oh. Diba? Lagyan na daw ng tornil yun. Hindi na mampal. Sumubra yata ng habay putol ko. Ayos lang yan, magbukupon pa yan. Kaya lang, sumubra nga ata. Tutuloy natin ha, same ang haba. Hindi marunong magsukat eh. Elisi, yan ang mahiwagang Elisi. Inasa ko pa mukha nun. Inasa mo? Kumama sa mga bato eh. Eh, ano? Malambot lang pala yung taling niya. Kailangan kasi yan, hindi sasayad sa ano eh. Eh, itong nylon pwede mong isayad eh. Okay na. Ganyan lang siya. Pwede nyo rin namang ibuhol. Depende sa inyo, kaya lang mahirap ibuhol to eh, pero pwede. Pero kung ganito lang, di na matatanggal yan. Isang araw, sobra baka kung hindi siya pwede, kung hindi kakain. Tinatanong ako ni Bing kung pwede daw ba siyang hindi kumain na muna ng isang araw. Nahihirapan na daw siya. Kasi may nagtatanong sa akin, mukhang hindi ko daw pinamimirienda sila. Ayan, tingnan nyo na lang si Bing, oh, ayan. Hindi yan. Ilog na yung mukha. Hindi. First time lang namin magkaroon nito. First time ko lang magkaroon itong grass cutter. Pero once na nagamit mo, malalaman mo kung paano, kung ano yung dapat gamitin. Tulad nun, yung unang ginamit namin, yung ano, yung talim na bakal, yun ang unang ginamit namin. Hindi siya advisable sa maliliit na damo. Itong nylon, maganda siya sa ano, maliliit na damo kasi pwede mo siyang isagad sa lupa. Mas malinis kaysa doon sa talim na bakal. Ito na po, boss ko na po ang nagga-grass cutter. Kailangan talaga ang merong ano. Grabe talsik eh. Kailangan nakapantalon para kasi masakit din yung talsik. Tapos yung sa mata. Palda. Pantalon ka bukas tsaka yung ano. Palda kuya. Earplug. Palda duster. Okay ano medyo linis-linis na. Napangalahati na namin. Yeah, magiging pataba yan. Pagkatapos naming grass cutter to, pataba, tapos patubig. Pero bukas siguro makakalusong ako dito bandang hapon na. Kasi meron akong kailangan bilhin na gamit ng anak ko sa school. Importante yun. Kaya ako nabibili. Siguro bukas si Eddie hanggang maghapon kaya na niyan tapusin to.
Tapos bibili na lang ako ng pataba. Bubudbud namin. Tapos siguro Lunes. Lunes namin mapapatubigan to. Depende kung uulan, de okay lang. Libre. Pero kung hindi, kailangan naming patubigan ulit to. Sabay na yung pataba. Sa bukid talaga mayroong parte na mataba ang lupa. Mayroong parte na hindi maganda yung lupa. Yan. Pansinin nyo yung mga kalamansi dyan, yung mga talong, mga file, ang lalaki nila kumpara mo dito. Yung mga nandito. Maliliit sila. Pareho lang naman ang alaga namin yan. Pero mas maganda yung mga nandito sa gawi dito. Ito, itong ganitong klaseng damo, hindi na pwede yung nylon dito. Kailangan dito yung bakal na talim. Lalaki na ano yan eh. Puno yan eh. Sa tansya ko lang ha, yung uubusing gasolina nito, mga nasa 4 na litro. Kasi napangalahati na namin, hindi pa ubus yung ano, yung 2 litro. Siguro mga 3 hanggang 4, depende sa kapal ng damo. Dito kasi makapal na yun. Oy, tara na! Ayaw paawat itong mga to eh. Uwi na tayo. Let's go. Sabado, may lakad tayo. Siguro hapon na tayo lulusong dito. Pero sila eh, nandito sila bukas. Ah, dadalhin yun dyan. May dalhin mo. Hinarang mo pala yung bisikleta mo rito eh. Kuya. Ah. Oo nga. Wala, yung tricycle kasi ginamit nila misis punta ng bayan.